sabi ng Lord, kayo ang mauuna. You will be the head sa lugar na ito. Gagawin kong kayong panganay sa lugar na ito to possess this land. Nagsimula kaming makarating dito sa Barangay Commonwealth, Quezon City, kung saan narito ang gawain ng CLSF-NGC. Nanggaling kami ng Santa Mesa at isang araw, may nagsabi sa amin si Ate Norma na merong lote. Noong 1988 ay nagkaroon po kami ng pagkakataon para makakuha ng lote dito sa Mangahan. Hindi ko nga akalain na mayroon palang purpose ang Lord sa lugar na yon. Pag unang tingin mo sa lugar ang mga tao, hindi gugustuhin kasi napakaputik, barong-barong ang mga bahay. Pero ako, gandang-ganda ako sa lugar na yan. Ang gaganda ng nakikita ko. Sabi ko, someday magkakaroon to ng mga malalaking building, someday dadami ang mga tao dito. At nung araw na yon ay kaagad may spark na sa heart ko na may gagawin ang Lord sa lugar na ito. Nagsimula kami ni Pastora Tess sa isang kubo-kubo at doon po nag-start yung Don't Watch Prayer namin. Dalawa lang kami noon. Hanggang mula doon sa kubo na yon, nagkaroon na po ng Bible study sa mga bahay, nagkaroon po ng feeding sa mga bata. Nagsimula kami sa CLSF dahil alam namin mayroong bagong move ang Lord sa life namin as a family. Hangang-hanga ako doon sa tape na Island Rejoice. Tapos nakita ko yung address sa May Edge sa Central, pinuntahan namin. Unang-una talaga ang nag-entertain sa amin, si Bishop Dan, si Ate Tanet, at si Ate Nona. Isang araw, nagsabi na kami kay Bishop Dan na pwede po ba kami dito na mag-church. Tinorn over na kami kay Ate Tanet at ang sabi sa amin, sige, ito yung magiging cell group nyo kasi Quezon City kayo. Isang araw, nagsimula na nakilala ko si Kuya Gani. Siya yung unang nagbibisita sa amin. Sabi ko sa kanya, ikaw na yung magsimula ng gawain dito. Sabi niya, hindi Ate Tess, ikaw talaga yung tinawag dyan. Ikaw yung may hawak ng blueprint ng NGC, kaya tayuan mo yan. Isang araw, si Kuya Bonnie, sinusuportahan niya kami dito, mga Bible studies sa young people. Then later on, si Kuya Tony Damasco ang naging kasama. Parehas kami ng KE Quezon City. Doon nagsimula ang mga gawain dito sa NGC. Tapos dumating na si Kuya Peter, and then dumating si Kuya Andrew. The pastors from CLSF Aringay endorsed me in CLSF Center in Calbayog. But when we transferred our residence here in Quezon City, we were referred to CLSF NGC. I remember it was in late 1998. I was very happy to see there is already a church. And it's amazing because we are very comfortable with the culture. Yung stage po namin, talaga pong sako na lupa, ganon. Nakasako lang yung lupa doon sa stage. Wala kaming pintuan. Maski ganon ang sitwasyon ng church noon, patuloy pa rin yung Don't Watch namin. Ang mga kapatid ay talagang nagbigay ng oras para doon sa Don't Watch. 4 o'clock, nag-i-start na po ang Don't Watch. Nung umatin ako, doon ko naranasan na ang katugunan ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon ay talagang masaya pag nandun ka sa Don't Watch. Yung bigat mo sa pamilya, ang mga problema mo,
ang mga panalangin mo ay tinutugon ng Panginoon sa Don Watch namin. At naranasan ko kung paano ako naging malakas, naging matatag dahil sa Panginoon at sa panalangin. I think that's in 2005 when there is a specific team that, I still remember, blessing to be a blessing, or in Tagalog, blessed to be a blessing. Yeah, pinagpala upang maging pagpapala. That was really a turning point, not only for me, my family, but I could sense that even the families that were part of the pioneering of the church. Sa pamagitan po ng Commonwealth Market, dyan po kami pinagpala ng Panginoon. Nakita namin kung paano kaming mag-asawa, kung paano kami binayayaan ng wisdom para sa hanap buhay, isa-isa, tinuruan kami ng Panginoon. At mula dyan sa market na yan, yun ang ginamit ng Lord para kami ay pagpalain. Nung tumatagal yung pag-stay ko dito sa NGC, nalaman ko na ang aming sitwasyon pala dito ay squatter kami. Natakot ako kasi pwede kaming alisin anytime. Maya-maya may nagsasabi na i-demolish kami. Mula noon, naging aktibo ako sa community para sa katiyakan sa paninirahan. At dahil doon, nakamit namin yung tagumpay na ang pinakaunang na-awardan ng lote ay yung aming bahay sa panahon ni President Erap Estrada. Kauna-unahang titulo sa buong NGC. Sabi ng Lord, gagawin ko kayong modelong komunidad. Kayo ang mauuna. You will be the head sa lugar na ito. Gagawin kong kayong panganay sa lugar na ito to possess this land. Hanggang isang araw, sabi ko, Lord, anak mo kami, I stand in behalf of the Christian. Bigyan mo kami ng disenteng bahay sa bahay kung saan magtitipon kami na maging kasama kami sa history dito, yung iyong bahay, sambahan, pananahanan ng iyong glory, ang NGC. Nangyari po yun, kaya mayroon tayong prayer garden at dumarami ang gawain natin dito. Nung matapos na napunta na tayo dito sa prayer garden, ang next na tanong ko is, Lord, ano yung susunod? Ano yung gusto mong ipagawa sa amin? Hanggang nagseeking kami ng mga elders at yung mga kabataan, talagang narinig namin sa Lord yung Montalban. Ang ministry ng CLSF NGC Montalban ay they started ng walang-wala. At makikita natin noon, yung mga panahon na yon, nahikahos ang buhay ng bawat attendees. May feeding pa tayo doon. Feeding program. Tapos may nagbibigay pa tayo ng mga sleeper. Yes. Ang daming baboy pa doon. Yes. Pagbaba mo dito, amoy baboy ka na. Ganun. And I remember when pag pumunta kami doon sa family, nagre-reklamo yung aming mga anak kasi nung papunta kami, amoy melon eh. Pag balik eh, melon amoy na. So, but that was the beauty of really putting effort and heeding the word of God. Along the way, habang itinuturo natin yung pananampalataya at yung bunga ng pananampalataya sa kanila, unti-unti, yung ating mga estudyante, graduate, nagkaroon ng magagandang trabaho. At itong mga ito ay nagsilbing inspirasyon, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga magulang na pursigihin ang paglilingkod sa Diyos. So very clear yung sabi ng Lord,
kayo ang pinipili ko na mag-minister na kumalinga sa poorest of the poor kasi naranasan ninyo kung paano maging mahirap. Kayo ang makakapag-comfort, kayo ang makapagtutulong para umangat ang mga buhay nila. After final exit sa Saudi Arabia, nagtanong kami kay Pastor Arman. He recommended na pumunta kami dito sa CLSF NGC kasi dito yung malapit sa aming bahay. We really been blessed to be here. We feel we are part of the family of NGC, especially being involved in LVF. We really work together as family to extend yung needs, especially kapag may mga bagyo, may mga disasters na dumarating, mga natural calamities. When we started LVF, the first question is, where are we going to get our funds? And true enough, God gave us wisdom to really partners with like-minded people that really wanting to help other people, bringing glory to the Lord, and sharing the blessings that they have. When it comes to medical missions, at yung mga bagay na dapat itulong, hindi lang doon sa mga nangangailangan, kundi doon sa mga mahihirap na ating kababayan, lalong-lalo na yung ating ginagawang scholarship program na nakapagbigay tayo ng fund doon sa mga estudyanteng worthy sa scholarship na yon. At marami pang iba ang ginawang LVF Foundation. And hopefully, ang LVF ay mag-grow katulad ng ating church. So, nung naitayo na to, maayos na, ang sumunod, Lord, what's next? Ano yung susunod? Ano yung itatayo dyan? Now, nakapagpa-drawing kami yung dormitory, na-approve ni Bishop Danyon, hanggang drawing, walang nangyayari. Then, ang ginawa namin, nag-seed faith kami. 1 year kaming nag-ipon, lahat hanggang mga bata, na naka-ipon kami ng 1.5 million. Yun ang sinimula namin para makapaghukay ng pundasyon. He gave us wisdom on how to start with it. I still remember when myself, Architect Adrian is putting the numbers. If we have this 4-story dormitory, that will cost around 13.5 million. Parang nung una, suntok sa buwan eh. Uh-oh. Kasi nga, sa sobrang laki nito, grandioso. Dahil doon, nakita naman natin sa pamamagitan ng pananalangin at pagbibigay ng sarili mo, nabuo yung dormitory. The Lord is really a great provider. And being one of the instrument in building the dormitory, naranasan talaga namin na kapag ikaw ay nagtatanim, ikaw ay mag-aani. Hindi ito maitutumbas sa kung paano yung halaga na merong property ang NGC. Talagang walang makapagyayabang, walang makakaangkin ng glory. Ang Lord talaga, himala ng Panginoon kung bakit meron tayong prayer garden. Came pandemic noong 2020. Naranasan po nating lahat na na-lockdown tayo and most po ng ating mga kabataan ay nakaranas ng depression during that time. But we praise the Lord because through the leadership and guidance of the Holy Spirit, kahit na po napaka-depressive nung times na yon, ay na-lead po ng Panginoon ang mga kabataan natin, ang leadership ng mga young people dito po sa NGC para mag-create ng platform kung saan hindi lang ma-develop ang kanilang mga talents, but also mag-glorify pa nila ang Lord
as a way of evangelism. And praise God because during that year ay na-build po ang ating CLSF NGCTV, the first multimedia platform ng ating church. We praise the Lord kasi ang naging sunod po na avenue po nito ay yung pag-create naman ng platform para sa mga original songs ng ating mga young people. And that is the birth of Tarapapuri, a platform wherein original songs of young people na meron tayo ay doon po namin nire-release. That fire and passion na binirth niya sa amin ay hanggang ngayon nagiging reason para patuloy kaming maglingkod sa Panginoon at maging involved sa maraming mga missions, evangelism activities, at mga prayer initiatives ng simbahang ito. Salamat sa Panginoon dahil hindi lamang material na bagay ang dala-dala namin, kundi yung pag-ibig ng Panginoon. Naranasan namin pumunta sa bahay na magpaligo kami dahil may sakit siya at hindi niya kayang paliguan ang sarili niya. Naghatid kami ng tulong sa hindi namin kakilala. Ito yung gusto ng Lord na ibahagi, hindi lamang yung material na bagay, kundi yung mga panalangin at yung yakap sa bawat isa na mapupuntahan namin at ipinapanalangin namin sila. Alam namin na may gagawin ang Panginoon sa bawat isa. Now, I'm happy to share the church is growing. And in the next 2-3 months, maybe we could probably inaugurate the church building in one of the area in Pangasinan. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. At anuman yung biyaya na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lagi nating alalahanin, hindi lamang po para sa atin ang mga biyaya na yan, kundi yan po ay gagamitin ng ating Panginoon para sa kanyang iglesia, para sa kanyang kaluwalhatian. As we celebrate the 25th anniversary, hayaan natin itong milestone na to sa ating buhay, sa ating simbahan, ay hindi lamang magtapos dito. But instead, mag-continue at yung mga members ay mag-grow. Hindi lang as members, but as soldiers of Jesus Christ. Huwag tayong matinag. Ang sabi ng Biblia, tayo ay magpatuloy sapagkat ang ating mga pagpapagal sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Let's continue in serving the Lord because our labor is not in vain. Kung anong tagumpay na natatanggap natin ngayon sa 25th anniversary natin, mas higit pa ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa na patuloy na sumusunod sa Panginoong Jesus. We give all our best. Our best effort preparing not only for ourselves, preparing our families, and getting more people to finish the race. And kalingan natin. Kalingan natin. Tayo ang magiging mga next generation of ministers ng Lord sa church na ito. And let us not grow weary in serving the Lord and loving our God, especially honoring our leaders from here and beyond the next 25 years. Patuloy po nating mararanasan ang goodness at faithfulness ng Lord if we will obey Him. Sa huli, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, sa lahat ng mga young people, maging kabataan, mga nanay at tatay, let us grow stronger, glow brighter, and go farther! Hallelujah!